Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Nandito po ulit tayo upang magbigay ng dagdag kaalaman sa ating mga security guard. Ang topic pong ito ay na-request ng isa nating kasamahan at nagngangalang Miss Alma Peros. No? So, kumusta sa'yo? Sa suggestion mo, sa comment mo, nabasa ko po at ito po ay katuparan ng comment mo. Okay? So, ang topic po natin ay report writing. Tandaan po natin na ang paggawa ng report is our legal mandate as stipulated or based on the provisions of RA 5487 in reference to General Order, 11 General Orders, particularly GO number 3, no? Which says that to report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce, no? So napakaliwanag po niyan. Ang paggawa ng report ay isang mandato, no, sa ating mga security guard, no, kung anuman o kung meron mang mga paglabag sa ating mga nasasakupan. So ano ba ang report? Report is a detailed account of an event, no, situation, usually based on observation and inquiry. So, literally, pag sinabi mong report sa Latin, ang ibig sabihin niyan, no, it came from the Latin word re, and meaning again, at portare or port, meaning place of origin. So, etymologically or literally, pag sinabi nating report, it means back to port, no? Kaya nga dun sa kanyang literary meaning, pag sinabing report, detailed account of an event, situation, based or usually based on observation and inquiry. Meaning, bakit observation? Bakit inquiry? Kasi, ano, tinatahi mo yung sitwasyon. Diba? So, inquiry kasi gusto mong malaman yung mga impormasyon pertaining sa isang pangyayari. So, kaya nga report, no? So, binabalikan mo yung mga pangyayari. So, reporting is knowingly passing along information to someone else. An accounting of what has been observed while the guard is on duty and passing it on to another person. So, dito, kaya mo nire-report para, ano, magbigay ka ng kaalaman. Diba? Impormasyon ang tinutukoy natin dito, no? So ano ba yung information? Consists of significant facts from which reliable conclusions may be drawn, decisions made, and where advisable action taken. Diba? So ngayon, yung impormasyon, siyempre, tatahiin din natin yan. Titimbangin din natin ano ba yung mga impormasyon na makakatulong or makapagtatahi ng mga pangyayari. Diba? So, buhat dun sa impormasyon na yon, tinitimbang natin, inobserba natin, no? So, doon na hanggang sa nakukuha natin or na-extract or na-deduce natin yung facts, no? So, ano ba yung fact? Is something that either through careful observation or investigation has been proved to exist or to happen. So, yun yung facts, no? Pag sinabing facts, hindi siya chismis. So, in dealing with report, no, we are dealing with facts, no? We are dealing with information. Sa report may dalawang klase, no? Pwedeng oral, no? At pwedeng verbal, no? So yung oral reporting, yan yung first account reporting na tinatawag or spot reporting. So immediately dapat nababanggit natin yan. Ngayon yung written report naman, within 24 hours, may nangyaring insidente. So, verbally, ma-coordinate natin sa management, no? Or sa ating mga respective supervisors, superiors, agencies, no? So, written report, dapat within 24 hours, yung nangyaring insidente na yon, o hindi lalagpas ng 24 oras, dapat magawa natin siya ng written report. So, ano ba ang purpose ng report, no? Una, to preserve knowledge, di ba? Kasi
yung mga bagay na nangyari. Di ba? Nakakalimutan natin yan pagdating ng ilang panahon, pagdating ng ilang oras. Yeah, minsan, isang o ilang oras lang, may nakakalimot na tayo. Di ba? So, ang purpose ng report is to preserve knowledge. That's the number one purpose. Para, ano, yung mga bagay na yan, yung mga mahalagang pangyayari na yan ay ma-preserve natin, no? Ma-file natin. Para just in case, kailanganin natin in the near future, meron tayong reference, no? So, preserve knowledge. Number two, provide accurate details. So, bakit accurate details? Kasi ito ay dumaan sa mahabang o sa ito ay dumaan sa obserbasyon, sa masusing obserbasyon, no? Sabi nga, inquiry. So, ibig sabihin, dumaan ito sa masusing pagtatanong, masusing pagsisiyasat ng mga pangyayari, no? Kaya hanggang sa makapag-arrive ka doon sa mga factual events, no? Accurate details. So, number three, to aid other personnel and or agencies, no? Let's say, yung isang gwardiya nag-inspeksyon, no? Pumasok sa isang electrical room. Nakita niya ngayon na naobserbahan niya na nung umuulan, merong namamasa-masa dun sa pader, tumutulo, di ba? So ngayon, ginawa niya ito ng report papunta sa management, no? Pagdating sa administration, kung saan nagsasubmit kadalasan ng ano, no, security under ng administration o sa ibang mga establishment naman under ng legal department, no? So nagsubmit, so si administration kinol yung attention ng engineering department, no? Bakit? Kasi yung tumutulo nasa electrical room. So anong posibleng mangyari kung hindi po yan maaksyonan? So posibleng mabasa yung mga electrical panel diyan, yung mga electrical equipment na nariyan. Okay po? So yun yung ibig sabihin yun, to aid other personnel and or agencies. Halimbawa naman, ang tumutulo is yung data room. So i-coordinate ng department sa o ng admin department saan? Sa IT department. Okay po? To coordinate activities within the organization. So, sa isang kumpanya, iba't iba ng organization. No? Merong IT department, merong mga warehouse, di ba? Iba, depende sa kumpanya kung ano-ano mga departamento ninyo dyan. Di ba? Nung ako'y nasa isang eskwelahan, meron kaming IT, merong admin, merong mga logistics department, di ba? So sa ibang mga departamento, let's say nasa mall, may receiving section, no? So dito, to coordinate activities within the organization, no? Kung ikaw ay nasa loob ng isang kumpanya, gumawa ka ng report, is because para maging knowledgeable yung ibang department doon sa sitwasyon na ginawan mo ng report. Okay po? So yan yung apat na purpose of written report, no? Number one, to preserve knowledge. Number two, to provide accurate details. Accurate kasi dumaan siya sa masusing pagsisiyasat. Number three, to aid other personnel and or agencies. And number four, to coordinate activities within the organizations. No? What are the basic qualities or characteristics of report or good report? No? So, tandaan niyo yung salitang account. No? Ano ba yung account? A stands for accurate. So meaning, pag sinabing accurate, free from error. And it must conform the truth. Diba? So dapat factual. So accurate. Complete. Okay. Pag sinabi natin complete, meron tayong tinatawag na elements of complete report. So ano ba yung elements of complete report? So dito natin tatalakayin yung tinatawag na 5 W's and 1 H, no? So ano ba yung 5 W's? Pag sinabing 5 W's, ano yung number 1? What? So, pag sinabing what, it refers to the nature of the incident. So, ano ba yung pangyayari? Robbery ba yan? Homicide ba yan? Diba? Simple theft ba yan? Okay? Sino bang nagnakaw? Empleyado ba yan? Or customer? Kung empleyado, qualified theft yan. So, yun yung what, no? Tumutukoy sa ano, nature of the incident. Ano yung pangyayari? Okay po?
Number two, who. Pag sinabing who, persons involved. Okay, sino ba yung mga persons involved? Okay, pwedeng yan yung suspect. Okay po? Pwedeng yan yung naging biktima. At pwedeng yan yung mga possible witnesses. Iba kasi, pag sinabing who, nakatutok lang tayo dun sa suspect. Eh, paano nga kung walang nakakita? Paano nga kung hindi natin alam? So, posible tayong magtahi ng mga impormasyon base sa mga kwento na nakakalap natin at tumawid tayo dun sa tamang tao na makapagtutukoy sa atin kung sino ba talaga ang responsable sa isang insidente. So, yan yung who, no? Persons involved. Number two, when. So, it refers to the date and time. No? Kailan nangyari ang isang insidente o ang isang krimen? Diba? Anong oras? Sa anong sitwasyon? Diba? Umuulan ba yan? Umaaraw? Diba? So, dapat, kung hindi natin alam ang eksaktong oras, nandun yung mga situation, mga factors. Diba? Kasi, halimbawa, nangyari ang insidente, umuulan, gabi. So, iba ang, let's say, yung mga ebidensyang makukuha mo dyan, may factor yung temperatura, may factor yung basa, yung ulan, no? Nabasa siya dahil sa umuulan. Diba? So, iba-iba. Okay po? So, pag sinabing when, mahalagang malaman natin anong oras, anong araw, diba? Para maano ng investigador o maano natin kung ano ba yung klima nung araw na yan, nung oras na yan, no? So, when? Where? Saan nangyari ang insidente? Okay? So, anong eksaktong lugar o lokasyon? Okay po? So, last, dun sa W, no? Panglimang W, yung why. So, dito, tinatahi natin yung reasons or motive. No, we're trying to establish the motive kung paano nagawa ang isang krimen o ang isang pangyayari. Okay? And number 4, and number 6, no? How. Okay? So, ito yung 1H, how. So, it refers to the modus operandi. Paano ba isinagawa ang isang pangyayari? Paano ba ang isinagawa ang isang krimen? So, what? Ano ang nangyari? Who? Sino-sinong mga nasasangkot? Sabi natin, sinong biktima? Witnesses? At yung mga possible, mga suspects, no? 3. When? No? So, kailan? Where? Saan? Why? Bakit? No? And number 6, paano? So, yan yung elements of complete report. Masasabi natin kumpleto ang isang report kung nasasagot niya yung mga tanong na yan. Okay po? So, another basic characteristics is concise, no? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin ng concise? Brief, di ba? Expressing much in few words. So, sabi dyan, straight to the point. So, dito, hindi tayo poetic, no? Walang flowery language, walang metaphor, walang simile, walang hyperbole. So, direct to the point. Okay po? No? Number 4, organize. No? Must conform to the conventions of proper composition as much as the essential elements of information are presented logically and systematically. So, yun yung keyword doon, no? So, dapat logical yung pagkakagawa, systematic, at of course, dapat yung event, no? Sunod-sunod dapat. Pag gumawa ka ng report, sunod-sunod ang isang pangyayari. Okay? Unbiased. Remember, tayo bilang security personnel, hindi tayo dapat biased, no? Security personnel making a report must be completely impartial, no? And objective in reporting all pertinent information. So hindi tayo judge dito. 'Di ba? Hindi tayo justice para humatol dun sa isang tao, no? Sabi nga rito, we do not interpret the facts, no? We simply present them.
Okay? So, plain presentation of information, plain presentation of facts, no? Kumbaga sa ano eh, hindi natin dapat kinakargahan yung report na yan, no? Kung ano lang yung nakita, ano lang yung narinig, ano yung naramdaman, yun ang isusulat po natin. Okay po? So, hindi tayo gumagawa ng report dahil gusto nating mapatanggal ang isang individual, no? So, dapat kung ano lang nakita, yun lang ang ating isusulat. Okay po? And of course, neat. So, dapat yung report na gagawin natin ay presentable. Okay? Must be clean. No, bakit dapat presentable? Pagka malinis yung report, no, ito ay pagpapakita ng ano, respeto doon sa babasa, no, ng report. At of course, respeto doon din sa sumulat. Okay? And number 7, timely, no? Minsan nagagalit tayo or kumbawa ikaw yung pinagpasahan ng report, di ba? Pagka yung report, isang araw na nakalipas, dalawang araw na nakalipas, hindi na yun report, no? History na yun. Okay ma? Okay po. So dito, ang sinasabi, timely. Must be submitted as soon as possible to concern authority so that the appropriate decisions, actions, based on knowledge can be done in response to the incident. So timely. Nangyari ngayon, binerbal mo, after ilang oras, sinulat mo, sinubmit mo. Okay po? Okay. Sa paggawa ng report, may dalawang style, no? Yung una, narrative style of reporting. So, ano ba yung narrative? So, simpleng pagsusulat lang na para kang gumagawa ng letter or liham, no? So, sa English, prose, no? Prose type. Okay po? So, paano ba yung narrative? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. So, halimbawa, yan po, no? So, nakalagay dyan. Example lang po ito. Yung mga nakasulat po rito ay fiction lang po. Inimbento lang po natin ito. Para lang po may makuha tayong o magawa tayo rito, maipakita, no? So, let's say, ito yung agency mo, no? Cambodlot Security Agency Incorporated. So, MDL Mall. So, yan yung iyong pwesto. Municipality of Tansa, Cavite. Okay. So, yung date, nandyan din yung date. 01 January 2021. So, nakalagay, para kanino mo in-address yung report, nakalagay for the general manager. No? True. Nakalagay the officer in charge. No? Kung idadaan mo ron sa iyong OIC, papunta ron sa general manager. From sino yung gumawa? Kung ikaw ito, pangalan mo dapat yung nandito. So, from SG Pedro K. Amote. No? Subject. Ano yung subject? Ano yung nangyari? No? TEP. So, spot report. Okay? So, punta tayo dun sa body. No? Ano, paano ba? Ito na. Ito na yung composition. No? Ito na yung ginawa mong report. So, nakalagay po dito. No? Please be informed that on or about 01-0700 hours, January 20, 2021, SG Andres S. Malatuba, Lossy Service Firearm, a caliber 38 SB revolver with serial number 47523, while rendering his duty at post 1. So pwede nyo rin isulat dito kung anong pangalan ng post na yon. Let's say yung post 1 ay perimeter, so pwede nyo lagay doon perimeter post, no? The subject firearm was found in the possession of certain 1P Kalinisan, a housekeeping staff of MAP Manpower Services, who is also detailed at MDL Mall. During the initial inquiry, the suspect admitted that he took the revolver while the guard was sleeping at his post. No? So, tulongges. Okay? The suspect was turned over to Police Station 4 of Tansa, Cavite for filing of appropriate charges. Progress report to follow. So, sa baba po niya, nakalagay po CC. So, carbon copy. KSI. Ano yung KSI? Yun yung pangalan na agency. Cambodlot Security Agency Incorporated. File. Nakalagay, ibig sabihin itong report, naka-file doon sa 201 file. Anong enclosure? Anong kasama? May PNP,
Blatter. So yan po yung style, yan po yung narrative style. Okay po? So, yung isang klase naman, yung tinatawag na formatted type, no? O yung format reporting. So paano ba yan? Ganun din po, no? May nakalagay dyan, nakalagay pangalan ng agency, Cambodian Security Agency Incorporated, nakalagay din yung pangalan ng establishment, MDL Mall, Municipality of Danza Cavite. Nandun din yung date, 01 January 2021. So, 4, o nakalagay, o pa, kanino mo sinasubmit or ina-address, no? The store manager. True, pinadaan mo kay OIC. From, o yun. So, pangalan mo. O, halimbawa, ikaw si Pedro K. Amote. Di ba? O, so dito, sasagutin nyo lang yung 5 W's and 1 H. Okay? So, what? Ano nangyari? Stealing of service firearm caliber 38 with serial number. Ayun na. 47523 of S.J. Andres S. Malatuba. Who? So, sino? Anong... So, dito dapat nakalagay, no? Suspect. Sino suspect? Juan P. Calinisan, housekeeping staff, map janitorial services. Oh, when? Kailan? So, noong 01.07 hours January 2021. Ibig sabihin, alas 7 ng umaga. No? Oh, where? Saan? Post 1, MDL Mall, Tansa, Cavite. Why? So, doon sa report, pag binasa natin, so hindi nakalagay yung motive, no? Kung bakit niya ninakaw yung barrel. So, kaya nakalagay dyan, waiting for progress report. So, halimbawa, hindi siya umamin sa atin. Nung sinampahan natin ng kaso, pagdating sa police, pagdating sa fiscal, umamin. So, later on, pwede nyo siyang ilagay dyan, no? Na kaya niya, halimbawa, kaya niya kinuha yung barrel dahil ibinenta niya o ibibenta niya para pambili ng pagkain or what, no? So, depende kung anong magiging admission niya dun sa fiscal or sa police, no? And how? So, papaano niya ninakaw or nakuha yung barrel? Suspect Calinisan admitted that he took the revolver while the guard was sleeping at his post. Okay po. So, yan yung format. So, ganun pa rin. Progress report to follow. Nakasisi pa rin sa agency. May kopya yung 201 file. No? And of course, may PNP blatter. Okay po. So, yan yung simpleng paggawa ng report, no? So, kung talagang gusto nyong pagbutihan, meron naman po tayong, meron naman pong mabibiling mga libro, no? Sa National Bookstore or sa mga bookstore natin, no? May mga libro dyan regarding report writing, no? Basic report writing. So, suggestions, kung gagawa kayo ng report, of course, ikalap nyo muna lahat ng materials, no? Obtain the materials, di ba? Ano-ano yung mga dapat mong tingnan, saan ka magsisimula, di ba? Number two, organize the materials, so proper arrangement, so must be chronological, no? Sequence, di ba? May sequential yung ano, yung approach, no? Then number three, of course, mag-drop ka muna, sumulat ka muna, no? Scratch or what? For what? Checking and correction. And of course, pag nandun na yung rough draft mo, edit na or what, so saka mo ngayon ipa-finalize yung report na ginawa mo. Okay po? At dyan po nagtatapos ang ating video ngayong araw. Kung may kulang po sa aking mga nabanggit, maaari po kayong mag-comment. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-like ang video na to, i-share at i-subscribe. At huwag nyo rin kalimutan na i-click yung notification bell para po maging update kayo sa mga susunod na video na aking i-upload. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Stay safe, be aware, and be alert.